Sumatin atin po ang biyaya, awa habag, pagkupala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Yahweh. Sa magandang araw po sa bawat isa. Ang ating pong paksa ay mga bagay na nakahahawa sa tao. Ano po ba yung nakahahawa sa tao, yung mga bagay na nakahahawa sa tao? Merong isang bagay, yung salitang contagious o yung nakahahawa, yung sakit, contagious disease. Iba naman ho yun doon sa nakahahawa na nakalagay doon sa 1520. Ano? So bago yun, puntahan muna natin yung awit 78:2. Bubukin ang aking bibig sa isang talinhaga, ako'y magsasalita ng mga malabong, sabi ng una. Maraming mga talinhaga ang binabanggit sa kasulatan at kalimitan doon ay hindi naiintindihan ito ng mga hindi mananampalataya. Pero doon sa mga mananampalataya, ipinagkaloob ni Yahawashay yung kahulugan ng talinhaga. At sinasabi nga ni Pedro na ipaliwanag mo sa amin ang talinhaga. Dito sa awit 49:1-4, dinggin ninyo ito, ninyong lahat ng mga bayan, pakinggan ninyo ninyong lahat na nananahan sa daigdig, ng mababa at gayon din ng mataas, ng mayaman at ng dukha na magkasama. Ang aking bibig ay magsasalita ng karunungan at ang pagbubulay ng aking puso ay maging sa pag-unawa. Ikikiling ko ang aking panig sa talinhaga, ibubuka ko ang aking malabong sabi sa alpa. Yun nga, nabanggit ko nga po na yung talinhaga ay itinutulad niya doon sa isang pilay o yung hindi magkapantay ang paa, gayon ang talinhaga sa bibig ng mga mangmang. Sabihin, hindi talaga ho nila naiintindihan yung talinhaga o yung parabol. Kaya nga, hirap na hirap sila na intindihin sapagkat itinulad niya ito doon sa isang hindi pantay ang paa, 26:7 ng kawikaan. Parabol and proverb are translations of the same word. It denotes a comparison or form of speech which under one image includes many. Ayun o. So, yun po pala ang talinhaga ay ilustrasyon. Ano? Ngayon na sabi ho rito, sa Kawikaan 17:7, ang marilag na panalita ay hindi nagiging mabuti sa mangmang, lalo na ang magdarayang mga labi sa isang pangulo. Yun daw marilag na panalita, hindi nagiging mabuti sa mangmang. Bakit? Hindi niya naiintindihan eh. Yung magagandang pangusap, hindi nagiging mabuti doon sa mga mangmang. Ano? Doon sa walang alam. Lalo na ang magdarayang mga labi sa isang pangulo. Ano? Ayan. Dito sa 13:30 ng Mateo, sasalitaan ko sa mga talinaga sapagkat magsitingin ay hindi sila nangakakakita at nangakikinig ay hindi sila makakarinig ni hindi sila mga kaunawa. At natutupad sa kanila ang hula ni Isaias na sinasabi, sa pakinig ay inyong marinig at sa anumang paraay hindi nyo mapag-uunawa. At sa pagtingin ay inyong makikita o makikita at sa anumang para ay hindi nyo mamamalas. Mateo 13:13-14. O 15. Sapagkat kumapal ang puso ng bayang ito at mahirap na makakarinig ang kanilang mga tainga at ang kanilang at kanilang ipinikit ang kanilang mga mata, baka sila ay makakita ng kanilang mga mata at makakarinig ng kanilang mga tainga at mga kaunawa ng kanilang puso at muling magbalik loob at sila'y aking pagalingin. 16. Datapat mapapalad ang inyong mga mata, sabi doon sa mga alagad, sapagkat nangakakakita ang inyong mga tainga o nangakakakita at ang inyong mga tainga sapagkat nangakakarinig. Ang makikita ho natin dito, marami ho kasi yung salitang
ang may pakinig, makinig. Kasi hindi lahat po ng may pakinig, nakakarinig. Yun yung nakakarinig, yun lamang yung sensitibo sa spiritual na bagay. Kasi ang dami naman nakarinig, ang daming nangaral, ang dami na nakakarinig. Eh, ano na ba tayo ngayong siglo? Kumbaga, 21st century na. May mga nangaral niya, no, mga 15th century, 16th century, 17th century. Marami naman nakarinig. At marami rin ang hindi nakarinig. May mga pakinig. Kaya nga ho, itong ginagawang pag-aaral natin, kumbaga, yung salitang, yun daw may pakinig, makinig. Bakit? Kasi sensitibo lamang ito doon sa may pakinig, sa spiritual. Maraming may pandinig pero hindi talaga makarinig. Ano? 4:34 ng Marcos. Hindi sila kinakausap kundi sa talinhaga, datapot sa kanyang sarili mga lagad, ay bukod na ipinaliliwanag ang lahat ng mga bagay. So ito yung adbentahe kung ikaw ay naging alagad, ang adbentahe mo malaki. Kasi ipinaliliwanag sa iyo kung ano yung talinhaga eh. Doon sa mga hindi niya alagad, nananatili ito doon sa malabong pananalita na hindi nila naiintindihan. Ano? Na pagka sinasaysay mo na, sinasabi mo na, ang tingin sa iyo, nakaganon lang sila. Kumbaga nakanganga lang. Kasi hindi talaga nila maintindihan. Ano? Puntahan natin yung Mateo 15. Meron ho ditong iskriba at mga pariseo. Tingnan ninyo ha. Sa uno. Nang magkagayon nagsilapit kay Hawasay na mula sa Jerusalem ang mga pariseo at mga iskriba na nangagsasabi. So ang pariseo at mga iskriba ay mga, sabihin na natin yung mga naniniwala sa Diyos. Ano? Lalong-lalo na yung mga pariseo. At yun ang mga iskriba, tagasulat sila kasi ng mga kasulatan eh. Dos, bakit ang iyong mga lagad, sabi ng mga iskriba at pariseo, ah, bakit ang iyong mga lagad nagsisilabag sa salit-saling sabi ng mga matatanda? Sapagkat hindi sila nangaguhugas ng kanilang mga kamay pagka nagsisikain sila ng tinapay. Ang gustong palabasin ng mga iskriba at pariseo, bago ka kumain, kinakailangan maghugas ka ng kamay para yung ipapasok mo sa iyong katawan malinis. Tanong, bakit ba tayo naghuhugas ng kamay bago kumain? Di ba nasa isip natin, kaya tayo naghuhugas ng kamay? Eh siyempre, isa huyo, kaya ka naghuhugas, marumi yung kamay mo. And then yung hahawakan ng kamay mo na malinis, siyempre malinis, yung ipapasok mo sa iyong katawan, malinis. Pero hindi ho pala ganun ang ibig sabihin dito. Kasi, iniisip ng mga iskriba at mga pariseo na sumasama ang tao pagka nakakain ng marumi. Alimbawa, ako, hindi ako naghugas ng kamay at kumain ako, iyong aking ipapasok, yun ang nakapagpaparumi sa akin. Yun ang nakapagpaparami. Yun ang gustong ipunto dito ng mga iskriba at pariseo eh. Na kinakailangan, magugas ka. Para yung kakainin mong pagkain ay, kumbaga, malinis yung ipinanghawak mo. So, tuloy-tuloy ngayon ito doon sa iyong bibig. And then, bababa na doon sa iyong panunaw. Sinagot siya ni Yahawa siya eh. Kasi ang sabi niya, bakit, kumbaga, sabi ng mga iskriba at pariseo, bakit yung iyong mga alagad? Eh, ang sagot naman niya, doon sa 3, at siya sumagot at sinabi sa kanila, bakit? So, sinagot niya ng bakit din. Nagtanong yung mga iskriba at mga pariseo na bakit ang iyong mga alagad ay nagsisilabag sa mga salit-saling sabi, yun yung tradisyon, yung nakalakihan. Kaya nga, kayo ba nagtataka o hindi ba kayo nagtataka bakit kayo naghuhugas ng kamay? O sino may turo niyan? Turo ho yan ng mga iskriba at pariseo. Mga tradisyon, mga salit-saling sabi. Kaya pagka ikaw, ba't ka ba naghuhugas ng kamay? Hindi mo nga alam eh. Kung ba't ka naghuhugas ng kamay? Siyempre, para maging malinis.
Pero hindi mo nakita yung diwa ng sinasabi ng mga scribe at mga pariseo na kaya ikaw naghuhugas ng kamay para yung pagkain ipapasok mo sa iyong bibig malinis dahil yung iyong kamay malinis. Yun ang ibig sabihin niya huron eh. Ngayon, nagtanong yung mga scribe at pariseo ng bakit, sinagot din niya ng bakit. Anong sabi niya? O bakit naman kayo nagsisilabag sa utos ng Diyos dahil sa inyong salit-saling sabi? Eh kayo, sabi niya, bakit kayo? Bakit naman kayo nagsisilabag sa utos ng Diyos dahil sa inyong mga salit-saling sabi? 4. Sapagkat sinabi ng Diyos, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at ang manungayo sa ama at sa ina ay mamamatay silang siyang walang pagsala. Datapwat sinasabi ninyo, sabi doon sa mga scribe at pariseo, sino mang magsabi sa kanyang ama o sa kanyang ina, iyong mangyayaring pakinabangin mo sa akin ay hain ko na sa Diyos, ay hindi niya igagalang ang kanyang ama at niwawalan niyang kabuluan ng salita ng Diyos dahil sa inyong salit-saling sabi. Kayong mga mapagpaimbabaw, mabuti ang pagkahula sa inyo ni Isaias na nagsasabi, ang bayang ito'y ginagalang ako ng kalamang labi, datapot ang kalang puso'y malayo sa akin. Datapot, walang kabuluan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. Once nang sinundan mong aral ay utos ng tao, walang saysay, walang kabuluhan. Kaya hawa siya yan. Ano mang gawin mo, literal na ginagawa mo, walang saysay, walang kabuluhan sa kanya yan. Anak. 10. At pinalapit niya sa kanya ang karamihan at sa kanila sinabi, pakinggan ninyo at unawain. Hindi ang pumapasok sa bibig ang siyang nakahahawa sa tao, kundi ang lumalabas sa bibig, ito ang nakahahawa sa tao. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ano ba yung salitang nakahahawa? Brad, pakibasa mo sa English yan. Ang akala ko ng marami, yung salitang nakahahawa dito is contagious disease. Ano yan? 15-11. Sa English kasi yan, not that which goes into mouth defile a man. Ayun. But that which comes out of the mouth, this defiles a man. So defile it ang nakalagay. Hindi yan katulad ng contagious disease. Kasi yung contagious disease, oh, para doon sa kaalaman ng marami, ito yung mga sakit na nakahawa. Halimbawa, sipon, ubo, HIV, or sexually transmitted disease. STD, kung tawagin mo, mga nakakahawa yan na kinakailangan mo meron kang contact. Eh, hindi ho ganun ang ibig sabihin yan. Yung salitang nakahawa dyan is defiles to pollute, contaminates. Ano? Ano yung kontaminado? Halimbawa, naglagay ka halimbawa ng isang lason sa isang timba. Ay lahat nung nasa isang timba, ano yung isang drops lang ng lason, ay kontaminado na ho yun. Kakalat na ho yung lason na yun doon sa isang timba na yun, ha? Yun ang tawag ho dyan. Defiles, to pollute, to contaminate. Miski sa hangin, o sa hangin, pagka nag-spray ka ng lason, pwede na makontaminate yung lahat ng madadaanan ng hangin na yun. Ano? With harmful or poisonous substance. Ano? Ano ba ang similar nila yan? Adulterate, poison, lason. Ano? Ngayon. O ituloy natin. Kung ano ibig sabihin ng salitang nakahawa. Halimbawa, Brad, pag ba ako nagsalita ako ng masasama sa aking kapwa, ibig man sabihin yun yung salitang nakahawa? Hindi ho. Kasi nga, ang ibig sabihin dito ng salitang nakahahawa is defile or pollute. Ikaw mismo yung ang tawag ko doon ay ano? Sumama. Ikaw mismo. Kaya nga sabi ko, malalaman mo ang isang tao kapag yung lumabas na doon sa bibig niya kung sino siya. Bakit?
Kasi hindi kayang itago nung magagandang kasuotan o Amerikana o barong Tagalog ng isang tao. Sabihin na natin, mga nagsipag-aral. Ano? Pero pagka lumabas na doon sa bibig niya, yung mga bagay na ito, yung sinasabi natin, ito pinag-aaralan natin, yung mga bagay na nakahawa. Ano yung nakakahawa? Nakasasama. Nakalalason. Nakamamatay. Yun mismong sarili mo ang pinasasama mo nito. Yun ang ibig sabihin ng salitang nakahawa. Kasi sa Tagalog, hindi siya masyadong akala natin yung salitang nakahawa, katulad lamang yung na nakahawang sakit, na pagka tayo magkatabi at meron akong ubo, pwede kitang mahawahan. Hindi ho ganun yung salitang nakahawa. Ito iba. Defile. Kumbaga, ako mismo, pag ito mga bagay na ito nasa akin, ano? Ako mismo, masama. Kaya nga hindi mo pwedeng itago sa Diyos kung sino ka. Tabunan mo man yan ng magagandang damit or pabanguhan mo man yan. Kasi sa tao kasi, yung panlabas, para din mga iskriba at pareseo eh. Damitan mo ako ng Amerikana, damitan mo ako ng barong, damitan mo ako ng magaganda. Yung mga mayroong mga pangalan na damit. Hindi kayang itago yung nasa loob ko. Kasi lalabas. Hindi pwede siya. Ano-ano ba yung mga bagay na yon na nakatago doon sa ating puso? Nasa na tayo? Nasa 11? 12. Na magkagay nagsilapit ang mga alagad at sa kanya sinabi, nalalaman mo bagang nangagdamdam ang mga pareseo pagkarinig nila ng pananalitang ito? Pwede ho eh. Pwede mo ipagdamdam eh. Kung ikaw yung tinamaan. Diba, katulad ng mga scribe at pareseo, tinamaan sila dun sa sinabi niya, o ay talagang magdadamdam. Ano? Magagalit. Kaya anong sagot niya? 13. Datapat sumagot siya at sinabi, ang bawat talamang hindi itinanim ng aking ama na nasa kalangitan na ibubunutin. Para bang ganito lang? Eh, nagdamdam. Para sinabi niya, eh, yung hindi itinanim ng aking ama, yung halamang hindi itinanim ng aking ama na nasa kalangitan na ibubunutin. Walang kaso. Ano? Kaya nga sabi niya, oh, pabayaan ninyo sila, sila'y mga bulag na taga-akay, at kung ang bulag ay umaakay sa bulag, kapwa sila mga uhulog sa hukay. Nakita niyo ba yung ibig niya sabihin dito? Simple oh, kung ang umaakay ay bulag, ay pati yung inaakay bulag. Hmm. Katulad na limawa, yung Pangulo, ayun, nabanggit nung kanina, doon sa ating binanggit kanina. Doon sa 17:7 ng kawikaan, may binabanggit nung Pangulo. Ba't pagkahalimbawa ba yung Pangulo, wala nang bukang bibig yung kundi salitang pagpatay? Kilala mo na kaagad yung Pangulo kung sino siya. Kung ano yung karakter ng Pangulo. Kahit sinong tao. Huwag ng Pangulo, kahit sinong tao. Yung karakter ng isang tao, malalaman mo sa pumamagitan noong pagsasalita niya. Halimbawa, wala na siyang binanggit, kundi pumatay. Pumatay ng pumatay. Ang nasa puso niya talagang napakasama. Hindi mo maitatanggi yun. Napakasama nung nasa puso ng taong yan. Ano? Bakit? Tingnan ninyo. Sabi ni Pedro sa 15, at sumagot si Pedro at sinabi sa kanya, ipaliwanag mo sa amin ng talinaga. Nung time na ito, nung sinasabi niya, kayo rin ba wala rin pag-iisip? Kumbaga hindi pa nakarating kay Pedro kung ano yung ibig sabihin niya nung time na yon, nung sinasabi niya. Kaya ang sabi niya, at sinabi niya, 15, at sumagot si Pedro at sinabi sa kanya, ipaliwanag mo sa amin ng talinaga. 16, at sinabi niya, kayo ba gana may wala rin pag-iisip? Hindi pa ba ganinyo nalalaman na ang anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at inilalabas sa daanan dumi? Ito yung ginamit ng talata ng mga relihiyon na lahat ng pagkain pwede nang kainin. Kasi sabi niya eh, hindi naman ang wika yung pumapasok sa bibig ang tumutuloy sa dyan. Kaya pwede ka nang kumain ng baboy. Ito yung sinasabi no,
yun daw mga mangmang, itsura yan ng pilay, ganun din ang talinhaga sa mga mangmang. Ibig sabihin, abnormal. Hindi nila alam. Pero mo ipasok mo dito yung pagkain ng baboy, eh wala naman nakalagay dito. At saka hindi pagkain ang tinutukoy dito. Pag binasa na natin yung uno na yan, hindi naman talagang pagkain ang tinutukoy dyan. Yung paghuhugas ng kamay, hindi pagkain. Kasi nga doon nagsimula eh, doon sa paghuhugas ng kamay. Oh. Kinakailangan maghugas ka muna ng kamay para yung kakainin mo maging malinis. Kasi kung hindi mo hugasan yan, ay yung pagkain mo magiging marumi. Yun ang kuha ng mga iskriba at pariseo. Ito yung ginamit ng mga talata na yung pagkain ng baboy pwede na. Ayan. Nilinis na ang bika eh. Oh, ano sabi niya? Hindi pa ba ganina lalaman na anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at inilalabas sa daanan ng dumi? Datapat ang mga bagay na lumalabas sa bibig ay sa puso nang gagaling at siyang nangakahawa sa tao. Iyon yung nangakahawa. Ano yung nakakahawa dito, yung binabanggit dito? Yung sinasabi kong nakahawa. Ang ibig kong sabihin ng nakahawa, nakapagpapasama sa tao. Dahil doon sa sinasabi niya. Yung sinasabi niya, yun yung nagpapasama doon sa tao na nagsasalita. Kaya halimbawa, nagsalita ako sa iyo na patayin niyo si ganon. Mabuti pa yung taong yung mamatay na. Ibig sabihin, yung puso ko, walang, talaga ang nasa puso, ang puso ko, nasa puro pagpatay. Napakarumi. Napakasama. Kaya ang sinabi, yan yung nakapagpapasama sa tao. Kasi iniisip ng marami, yung salita nakahawa, yun nga, naisasalin. Hindi ho, hindi ibig sabihin yung sa contagious disease. Kundi, nakapagpapasama sa isang tao, bakit? Kasi yun ang gagaling sa puso yan. Yung puso ho natin, isip. Niyo ba? Napansin niyo yun? Yung puso natin, yun yung iniisip natin. Nag-isip ka ng masama sa iyong kapwa, galing sa puso yun. Niyo ba? Ano-ano yung mga bagay na yun na nakapagpapasama sa tao? Ito. 19. Sapagkat sa puso nang gagaling ang masasamang pag-iisip. Lahat ng masasamang pag-iisip. Ibig sabihin, yung nasa puso mo, yun yung nasa isip mo. Ano? Alin mo, nag-isip ka ng masama. Ano yun? Pagnanakaw, panloloko, pandarambong, oh, pandaraya. Saan galing yun? Sa isip? Hindi ho dito. E inisip mo yun na, tama po, kasi nga galing dito. Kaya yung iniisip mo ngayon, galing dito yun. Ano? O, masasamang pag-iisip. Mga pagpatay. Bukang bibig mo, patay, patay, patayan, puro patay. Yung nagsusulong ng death penalty, patay. Patay. Oh. Kapag ang tao ho, eto, tandaan nyo, do sa mga nakikinig sa atin, mapa-YouTube man. Kapag ang isang, halimbawa, senador, kongresista, o pangulo man, kapag nagsasalita yan ng salitang pagpatay, napakasama ho ng tao na yan. Walang kasing sama. Alam nyo kung bakit? Eh sabi niya, ito yung nakahahawa. Ano yun? Ito yung nakapagpapasama sa tao. Pagka ikaw, ang bukang bibig mo yung pumatay, pumatay ka ng pumatay, pero mo, wala talagang bukang bibig sila eh. Death penalty. O yung mga nahulihan ng kuwanang shabu, patay. Wala man lang nasabi Brad no na ano, Diyos, walang labangkit. Basta ho, talagang ano sila, yung talagang pumatay ng pumatay. Akala naman nila, doon sa ginagawa nilang pagpatay na yon, eh nawawala yung ano, nawawala yung kasamaan. Hindi ah. Lalong lumalala nga eh. Bakit? Eh kasi naandun din sa loob yung ano eh, gumagawa rin eh. Hmm. Kaya nga, pagka nakarinig kayo doon sa isang tao, pangulo man yan, o sino man, senador man yan, na ang laging iniisip ay puro pagpatay, tatandaan nyo, base sa kasulatan ha, hindi sabi ko. Hindi ko sinasabi. Ang may sabi, yung kasulatan, yung salitang nakahahawa dito, yun yung nakasasama, ang ibig sabihin. Nakalalason. Ano? Ano-ano yun? Pagpatay.
pangangalo niya, pakikiapid. O kasama na dyan yung insist. Ano yung insist? Yung pinag-aralan natin nakaraang linggo. Meron akong napanood yung kay Ami, si Ami Perez. Pala. Na meron silang ano eh, meron silang parang guest na talagang marami siyang ginagawang boyfriend. And then meron siyang sugar daddy kung tawagin niya. Eh di, so ipinakilala, isa-isa yung mga naging boyfriend niya. So yung ibang mga lalaki, hindi na alam na pinaperahan lang siya. And then, nandun din pati yung tinatawag niyang sugar daddy. Sa madalit sabi ngayon, ini-interview na ngayon yung sugar daddy niya. Ano? Na yung tinatawag niyang sugar daddy, kasi merong inasawa yung matanda sa isang lugar, and then, nagkahiwalay sila. Ano? Dumanang maraming taon, hindi nga niya nalaman kung lalaki o babae yung naging anak niya doon sa sinipingan niya. Hindi niya alam kung lalaki o babae. Dumating yung pagkakataon, doon lamang nagkaroon ng bukuhan. Na yung tinatawag niyang sugar daddy, ama pala niya. Oh. Ay di, nanlulumo yung matanda, yung lalaki. Eh, siyempre, hindi mo nagalaw, anak mo. O yan, kasama na yan sa sinasabi din. Hindi ba napakasama nun? Yung ba? Eh, hindi maintindihan ng matanda kung anong gagawin. Pero mo, hindi niya alam na yung palang ginalaw niya, sinipingan niya, sarili niyang anak. Oh, doon pa lamang nagkaribulgaran. Ayan oh. Sapagat sa puso nang gagaling ang masasamang pag-iisip, mga pagpatay, mga pangangalo niya, pakikipid, mga pagnanakaw. Ano yung pagnanakaw? Yung kumukuha ka ng mga bagay na hindi iyo. Ang pinariringgan niya rito, itong mga iskriba at mga pareseyo, sa pananampalataya, sa reliyon, o ganun din. Pinariringgan kayong mga reliyon dito, sa aral na ito. Yung mga pagnanakaw, yung kumukuha ka ng hindi iyo. Ano? Ano yung kumukuha ka ng hindi iyo? Yung nagdodoktrina ka o nangangaral ka nung mga bagay na para yung mga miyembro mo ibigay sa iyo yung bagay na sa kanila. Hindi ho ba yan ay isang pagnanakaw? Bakit? Kasi kinukuha mo yung hindi iyo. Ngayon, isasangkalan mo yung kasulatan. Malapit na ang wika ang pagdating ng Panginoon. Ano? Magsama-sama na lang tayo dito. Ipagbili nyo na yung inyong mga tinatangkilik. Oh, at pagka na ipagbili nyo, dito na kayo sa akin. Magsama-sama na ang wika tayo dito. Hanggang sa dumating ang Panginoon. O, di ba panluloko yan? Kailan darating? Eh, sa kanila hanggang ngayon, hindi pa ho dumarating eh. Yan yung sinasabi niya, na yung pala mga talinhaga, talagang hindi nila maiintindihan yan. No? O, 20. Patikin mo na. Mga pagsaksi sa di katotohanan, mga pamumusong. Ano yung pamumusong? Yung bang nilalapastanganan mo na yung Diyos. Paano ba yung paglapastangan sa Diyos? Ang isang uri ng paglapastangan sa Diyos ay yung gawin mong sinungaling siya. Eh, pero mo, ginagawa mo sinungaling yung Diyos eh, na hindi nun sinasabi ng Diyos eh, tapos sasabihin mo, sinabi ng Diyos, hindi ba paglapastangan yon? Hindi ba pamumusong yon? Ano? Yung sasabihin mo na, sabi ng Diyos, pero ang totoo, hindi, at wala naman talaga sinasabi. 20. Ito, ang mga bagay na nakasasama sa tao. Iniba ko lang, pero nakalagay yun, nakahawa. Pero ito, yung salitang nakahawa, nakasasama, poisonous, contaminate, defiled. Datapwat, ang kumaing hindi maghugas ng mga kamay ay hindi makapagpapasama sa tao. Kahit pala ako yun, totoo naman, kahit naman ako kumain, hindi man maghugas. Bakit? Nagkukutsara ako eh.
Pero may iba, kahit na nagkukutsara, nagugas pa rin ang kamay. Meron ganun o. Hindi ba? So, dito, lumalabas o dito yung salitang nakahawa, nakapagpapasama. Makikita natin ngayon dito sa ating sarili, kabilang ba tayo doon? Doon sa mga sinasabi niya. Ano yung Brad, yung kabilang? Doon sa nakapagpapasama. Alin yon? May masama kang pag-iisip. Yung pagpatay. May pangangalo niya. Tatandaan niyo ha, nag-iisip ka pa lamang. Katulad ng sinasabi natin, si Adan at si Eva hindi naman nagkasala nung kinain nila yung bunga nung puno. Hindi. Nagkasala sila nung sinabi ni Eva na masarap kainin. Hindi pa nangyayari ha, na kinain literal niya, doon pa lamang nagkasala na siya. Sa panahon ng Sodom at Gomora, wala namang nangyari na pagsisiping. Wala. Walang nangyari na literal na hindi nga nila nakasiping yung dalawang anghel eh. Pero bakit ginunaw? Dahil dun sa pag-iisip ng masama na sumiping sa kapwa. So dun pa lamang, nakapagpapasama na pala yun yung iniisip mo sa iyong kapwa. Yun, isa. Yung wala ka nang iniisip kundi mamatay na sana yan. Nakapagpapasama na sa iyo yun. Kasi masamang pag-iisip yan eh. Ano? Pangangalo niya, ayan. Yung pangangalo niya, pakikipit, tumingin ka ng may pagnanasa sa opposite sex, nagkasala ka na rin ng pakikipit. Eh paano, Brad, kung ang lalaki tumingin na may pagnanasa sa kapwa lalaki? O hindi ba pakikipit din yun? Huwag mo sabihin hindi pakikipit yun, pakikipit din yun. Yun yung insist eh, pakikipit din eh. Hindi ba? So hindi lamang pala lalaki at babae na may pagnanasa. Pwedeng lalaki sa lalaki, babae sa babae. Ako, ang dami ho ngayon yan. So, dito, tingnan natin yung sarili natin. Kung tayo ba kasama ho rito? Kasi, sabi natin, hindi naman po pwedeng itago nung ating suot yung ating karakter eh. Hindi. Lalabas. Lalabas at lalabas siya. Bakit? Tingnan ninyo sa 12:34 ng Mateo. 12:34. Kayong lahi ng mga ulupong, paano kayo na masasama makapagsasalita ng mabubuting bagay? Sapagkat sa kasaganaan ng puso, nagsasalita ang bibig. Nakuha niyo yan? Sabi niya, kayong lahi ng mga ulupong. Ibigay mo, pagsabihan ka na ni Hawasin, kayong mga lahi ng ulupong. Paano kayo na masasama makapagsasalita ng mabubuting bagay? Sapagkat sa kasaganaan ng puso, nagsasalita ang bibig. Ibig sabihin, malalaman mo kaagad yung karakter ng isang tao. Pananalita lang niya. Kaya ngayon na naging halimbawa ko. At yan naman, siguro naman, hindi naman kaila sa inyo na napakarami mga politiko na wala nang iniisip kundi patayin yung kapwa. Walang tao. Oh, hindi ba? Sabi niya, ibigin mo ang iyong kapwa. Pero ito naman, sabi niya, patayin. Pagkakaibigan, may due process. Pagka hindi kaibigan, patayin yan. Intindi. Sana makita nitong makakapanood nitong video ito doon sa mga nagbabasa ng kasulatan. O baka ngayon lamang ninyo na nabasa or naintindihan yung salitang nakahahawa. Hindi ho yan katulad ng sakit na nakukuha natin sa ating kapwa. Hindi ho. Yan mismo yung nasa puso mo na nakapagpapasama sa'yo. At makikilala ka sa pamamagitan ng pananalita mo. Pag walang taros ang bibig mo sa pagsasalita ng pagpatay, kitang-kita na napakasama mong tao. Magkakaroon ka ba ng kaligtasan? Paano ka magkakaroon ng kaligtasan? Kung wala kang iniisip sa iyong kapwa na magaganda, kundi pagpatay. Nakita niyo ba nung siya magkatawan tao? Siya ba nagsalita man lamang ng katiting na ano?
Patayin mo nga yan. Wala ho eh. Biro nyo, binubugbog na siya, dinudura na siya, pinako na siya. Ano na sabi niya doon sa cross? Ama, patawarin mo sila. Hindi nila nalalaman na kanila magnagawa. Sana naman lahat ng ganyan. Eh, wala ho. Baka ho yung 1%, mahirapan ka pa. Hindi ho ba? Si Esteban! Buhod at sumigaw ng malakas na tinig, Panginoon, huwag mong iparatang sa kanila ang kasalanan ito. At pagkasabi niya nito ay nakatulog siya. Ito yun ang gagaling sa puso ng tao na marahil sa araw na ito, makita niyo sana at loobin ni Yahweh na buksan yung inyong pangunawa dito sa aral na ito sapagkat mahalagang mahalaga itong aral nito. Alam naman natin na lahat ng aral niya mahalaga eh. Pero ito napakahalaga. Bakit? Kasi makikita mo yung sarili mo rito. Pagka pala ako inag-isip ng masama sa aking kapwa, masama pala akong tao. Hindi mo kailangan tanungin pa ang iyong kapwa, Brad, masama ba ako? Hindi mo na kailangan. Ikaw mismo sa sarili mo. Pag ikaw nag-isip ng masama sa iyong kapwa, at ang iniisip mo ay pagpatay, pakikapid, karumihan, eh lahat ng yan, talagang masama yan. Yan yung salitang nakahahawa. Defile it, sabi doon. Iba yung nakahahawa. Defiles. Iba ho yung, kasi yung salitang nakahahawa, kasi Tagalog ho eh, nung kinuha ko doon sa Greek, eh hindi ho pala ibig sabihin yun. Kasi noong sinabi ko, yung salitang nakahawa, sa English kasi yan, contagious. Contagious disease. Sa mga sakit. Eh, hindi ho ganon. Kasi, kaya ka nagkaroon ng sakit, nahawak eh. Ito hindi. Defilate yung nakasasama. Yung nakasasama sa iyo, pagka nasa iyo itong mga bagay na ito, pinasasama ka niya. Kaya pala yung makisama ka sa masama, naging masama ka na rin. Pwede rin ho. Pwede rin. Kasi, pwedeng mangyari dahil, syempre, yung ganun sa makikita mo. Tsaka yun nga, sinasabi, di ba nagsasalita nga ho siya? Nakahawa. Kahit sino, eh, basta inidulo nga siya, eh, kahit sino lang, pwedeng pumatay na lang. Ito, nakalagay dun sa ERB, sa 1520 ng Mateo. Sabi niya, these are the things that make people wrong. Ano? Eating without washing their hands will never make people acceptable to God. Ibig sabihin, yun daw kung hindi ka naghugas, hindi naman yun na nakapagpapasama sa iyo eh. Ang nakapagpapasama sa tao, pagka ikaw, yung nasa puso mo, lahat ng mga bagay na ito, yung nakapagpapasama. Nakahahawa, nakapagpapasama. Huwag ko kayong malito dun sa salitang nakahahawa na ang ibig sabihin ay contagious o yung nakahahawa na ang ibig sabihin ay defiles. Malaki ang pagkakaiba. Yung isa, to pollute or contaminates with harmful or poisonous substance. Yung nga sinasabi ko sa inyo, konting patak lang sa isang timba, ay yung lason kalat na. Kaya yung buong katawan mo, masama ka. Di ba? Oh, sige, ho, meron ho kayong tanong dyan. Kaya yung term na andila, O tama, doon sa Santiago 3, na yung dila, kinakailangan nating pigilin. Kasi dyan nanggagaling. Kaya nga sabi niya, ang binubukalan ba ng tubig, eh, isang masama at isang mabuti, hindi naman siguro. Meron nga dyan, doon sa bilang, sino mang humipo ng patay ng bangkay ng taong, teka, babasahin ko na ho ito, nasa bilang ito. 1913. Oh, pinakaano ko na lang to. Sino mong humipo ng patay, ng bangkay, ng taong patay, ay hindi maglinis, ay ihahawa sa tabernakulo ng Panginoon at ang taong yon ihihiwalay sa Israel sapagkat ang tubig para sa karumihan ay hindi iwinisik sa kanya. Siya magiging marumi at ang kanyang karumihan ay suma sa kanya. Tingnan nyo ha, papalitan ko yung salitang nakahawa. Sino mang humipo ng patay ng bangkay ng taong patay ay hindi maglinis ay
ipasasama ang tabernakulo ng Panginoon. So ipasasama, yung salitang ikahawa, ipasasama. Parang nakapagpapasama sa atin. Yun. Yung pagpatay, pangangalo niya. So okay na? Wala na ho kayong tanong dyan? Merong bagay eh, siguro sa ano na lang ho, kung lolobin. So muli po, nawa po ay bigyan po ng pangunawa ang lahat po na makakapanood ng bidyong ito. At patuloy na buksan ni Yahweh ang bawat isa. Muli sumatin po ang biyaya, awa, habag, pagpapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Yahweh. Isang magandang araw po sa bawat isa.